O, huwag kayong malikot dyan ha, baka mahulog ang mga gamit natin. Mag-iingat kayo ha. Tatawag ka ha. Pag nadaan naman kayo sa Pasig, dalawin nyo naman kami. Aling Baleng, Cynthia, salamat sa lahat ng tulong nyo ha. Balik ka na, hinihintay na tayo dito, Mercy. Sige. Medyo magsisiksika kayo dito, pero pwede na. Papipinturahan ko sana ito eh, kaya lang, biglaan naman ang lipat nyo rito eh. Okay na ho sa amin to, Tita Mercy. Nahiya nga kami sa inyo eh. Oh, ano bang nakakahiya? Basta kung may kailangan kayo, ano pa man, andun lang ako sa kabila. Ay, ito pa po. Oh. Sige ho, salamat. Oh, Abet, sama ka sa amin. Oh, may ice cream ako sa ref. Yes! Oo. Huwag ka magulo doon, ha? Sige. Sige po. Oh. Magayos-ayos na muna tayo dito, ha? Para mamayang gabi, pagtulog natin, hindi na masyado makalat. Ama, hanggang kailan tayo dito? Kasi anak, hindi na natin mabayaran ng renta sa dati nating tinitirhan. Amoy ipis. Ha? Madumi dito, amoy ipis. Baka may daga pa. Kaya nga, konting linis lang, ayos na yan. Tulong-tulong muna tayo, ha? O ano pang hinihintay nyo? Hindi naman maaayos to kung di tayo lahat kikilos. Ayusin mo na yung mga santo. Nakakagulat ko minsan ang tao. Imagine do rin, si Lourdes Magsino, kilala mo yun, di ba? Yung mother-in-law ni Grace, mama? Mismo. Hindi maganda ang inaasal niya sa kanyang mga katulong. Siyempre, kumakalat ang balita. At yung mga maids, kahit pa paano nagkikwentuhan din yan. Nabalitaan ni Eva na minamaltrato daw ang mga housemaids nila. Sinasampal, kinukurot. God, kung magmura daw. And to think, siya pa naman ang chairperson namin para mag-raise ang funds para sa St. Catherine's Orphanage. Ang tao talaga. Ano mga akala niyang si Lourdes? Na natutulog ang Diyos at hindi nalalaman ang kanyang ginagawa. Alola, may inikwento sa akin si Stevie. Kinausap mo rin yung mami nila para palisin sa trabaho sina Alma at Teresa. Alam mo, binili ni Flora yung mga alas na pinagbibili ni Mrs. Carbunco. Maganda yung necklace, yung earring set. Lola, totoo ba? Rafi, according to the Bible, if your right hand is responsible for making you sin, you cut it off. At kung yung mga mata mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, dapat mong dukutin. Ginawa ko yan para protektahan ka. Protection? Eh, nawala na nga ang trabaho yung mga tao. Dahil kailangan lumayo sila sa atin. Tama na yan, mama. Ayoko nilalason yung utak ng anak ko tungkol sa kanila. Tinuturuan mo na ba ako ngayon kung anong dapat kong gawin, Basilio? Malaki ang naitulong ni Mama kay Belinda para masimulan niya ang kanyang negosyo. Wala na iwan siya ng kanyang asawa. Kaya kayo nagkakasundo, ang bilis yung tumulong. Pero hindi nyo nakakalimutang. Maningil ng bayad sa utang na loob ng iyong kapwa.